Remedios Papa Dancel o mas nakilala sa screen name na Belia Flores ay ipinanganak noong February 27, 1929 sa Santa Cruz, Manila. Siya ay isang aktres na may tuturing na isang icon na sa pagganap bilang isang kontrabida. Siya ay nabansagan din na original primera kontrabida sa Philippine showbiz. Ang kanyang mga magulang ay sina Matias Dancel at Emilia Papa. Ikinasal naman siya kay Nestor Reyes na isang pulis na kung saan nagkaroon sila ng isang anak. At ito nga ay si Ruby Rose Arcilla na sa kasalukuyan ay nakabase na sa Estados Unidos. Nag-aral si Belia sa Cecilio Apostol Elementary School at Arellano High School. Natapos naman niya ang kanyang kolehiyo sa Roosevelt College sa kursong Secondary Education. Sa aming pananaliksik na pag-alaman namin na 14 taong gulang lamang siya nang gawin niya ang kanyang kauna-unahang pelikula na Balaraw noong 1950. Ito ay sa ilalim ng premiere production. Mula rito siya ay kinuha ng Sampaguita Pictures at nabigyan ng 4 taong kontrata. Taong 1951 nang magmarka sa publiko ang kanyang karakter sa pelikulang Roberta bilang isang masamang madrasta sa mga child actor na sina Boy Alano at Tessie Agana. Sinasabing ang pelikulang ito ang nagsalba sa studio sa pagkalugi nang ito ay nasunog noong unang parte ng taong iyon. Kabilang pa sa kanyang mga nagawang pelikula sa Sampaguita ang Bernardo Carpio noong 1951 at Batas ng Daigdig, Kerubin naman noong 1952 at Ang Asawa Kong Amerikana noong 1953 kung saan ito ay tinanghal bilang unang Filipino movie na nanalo ng award sa Asian Film Festival. Nang mapasok ang kanyang kontrata sa Sampaguita ay nagpatuloy ang kanyang role bilang kontrabida sa ibang kumpanya. Kalaunan ay gumawa na rin siya ng pangalan bilang kontrabida sa entablado at lumabas sa bulwagang gantimpala sa palabas na Amag sa Tampipe kasama ang aktor na si Lou Veloso. Pinasok din niya ang telebisyon at naging mainstay sa sikat na programang Pa-Easy Easy noong taong 1988, Victoria Hill, Siyagit at Dahong Lagas. Ilang beses ko na rin binigyan ang palungkit. Para rin makabayad ako sa inyo sa akin. Pero ngayon, wala pa. Kahit gano'n ito, ililitin ko para pawalang bayad sa akin. Taong 1989 naman, nang gawa rin siya ng Lifetime Achievement Award ng Film Academy of the Philippines. Taong 2005, nagsimula na siyang lumabas sa mga indie films. At taong 2011 ay maswerte siyang napasama sa blockbuster movie ni Bossing Vic Soto na Pak Pak My Dr. Quack. Samantala, matapos lamang ang 2 taon, isang malungkot na balita naman ang gumulantang sa mundo ng showbiz nang pumanaw na ang veteranang aktres. May 19, 2013 ay tuluyan itong binawian ng buhay sa Quezon City General Hospital. Ito ay matapos ng maraming tangkang pag-revive sa kanya. Ayon pa sa kanyang anak na si Ruby Arcilla ay bumagsak sa 88 over 44 ang blood pressure ng kanyang ina. Kaya naman dali-dali itong isinugod sa ospital katulong ang singer na si Imelda Papin. Ang Our Lady of Eternal Peace dito sa Mesa San Jose del Monte, Bulacan. Nandito tayo ngayon para maghanap ng mga yumaong artista at komedyante or politiko. Ang sabi dito, dito matatagpuan ang mga labi ng dating batikang komedyante na si Redford White. So samahan nyo kung hanapin natin to kung saan ang kanyang puntod. Kasama pa rin natin si Parang Normal. What's up, man? What up? Subscribe niyo yung kanyang channel. So, ano pa yung hintay niya? Hanapin na natin to bago pa hanapin na iba. Uy, ang angas ito, guys, oh. Ito. So, napakalawak ng, ano na to, cemetery na to. Sabi dito, yung musileyo daw dito ng Redford White is laging sarado. Pero try natin na kahit makita lang siya dun sa ano sa labas dito daw parang normal dito yan daw ba dito daw yun. So ang ganda ng mga ano dito parang mga bahay oh. Sandwiches hindi Jesus Marquez mahalaga Bibingan ba talaga to? Bibingan ba talaga to? So yun, merong ano, nakita na namin yung
Nakadala ko kay Redford, wait guys. So, ayun. Papavlog kaya yan? Alam kayo. Ito yung ano. Ayan. Tama, parang parang subdivision ito eh. Yeah. Para mga subdivision. Ano nga, kamukha nga na Redford, wait. Kamukha daw. Kamukha puti eh. Diba no? Kamukha na guys no? Wala ako. Anak niya siguro yun o apo. Baka. So, yun guys, nandito kami ngayon sa harapan ng Musileo ni... Ito na guys, yung... Redford White. Ayan. Ito ni Redford White, nakita na namin kaagad, ang bilis. Kasi nandito naman yung... Ito yung tarpaulin niya guys. Niya. Tarpaulin, na talaga makikita niya. Ah, ito yung pangalan niya, Redford White. Ano, Redford White. Cipriano M. Grabe. Ano, Sarmiento? Second. Cipriano Dodoy M. Sarmiento. Ay, maghahig ka dyan, investigador Jay. Ha? Hey, what's up? Nakatutok ka dyan, oh. Ayun siya, oh. Ayun, guys. Meron pa talagang ganito. Si Idol Redford White. Idol na idol ko to sa pinipula niya. Idol na idol ko yun, eh. Grabe, talaga nakakatawa yung mga palabas na ito. Ayun siya, guys. Sa, ano? Pinikula talagang, pelikula ng Filipino comedies. The best. Puso yung magpatawa na ito. Idol, kamusta na dyan, Idol? Hindi ko makita sa loob. Ayan siya guys. Dito sa salamin, brother, kita. Ha? Oo, ayan o. Ganda naman sa layo niya. Ay, gage, ayun yung pa yung sombrelo niya laging ginagamit o. Oh. Ayan o, nakapatong sa nicho. Ayan guys, yung sombrelo na laging ginagamit niya. Ayun, nandito tayo sa harapan ngayon na Redford White, guys. Musileo ni Redford White. Ito ay dating batikang komedyante. Matagal tong naging komedyante, nakasama niya sila Babalu, madalas siya kasama yon sila Leo Martinez, si Dolphy, Alamin. Madalas yung mga nakakasama yan. Ito ay idol na idol ko talaga noon pa kasi sa sobrang niyang usay magpatawa sa industriya. Alam mo yan, no? Yung pinapanood natin yung ano, Alae Kumbisoy. Oo, lalo na Alae Kumbisoy. Ano kung maalala niyo yung mga video niya, yun yung mga paborito namin ni parang normal parang yung Alae Kumbisoy. Sinabi niya doon na wow, lakas ang power. Ito yung pinaka-idol ko sa lahat ng komedyante, si Redford White. Yan. Ang pinagtatakan ko dito kasi maputi siya, tapos yung buhok niya maputi. Yung mga ano niya? Hindi ko alam kung may lahi ba tong Amerikano ano, pero bata pa lang ako talagang idol na idol ko na to. Matagal ko nang hinahanap yung ano na ito, pinaglibingan ngayon. Natuntun din natin dito sa San Jose del Monte, sa OLEP, Our Lady of Eternal Peace. So, boss, kamusta na ba? Puntod ni Redford White. Huwag ka tumatawa dyan kasi nagalinis lang dito. Tarpaulin, nakakatawa yung mukha ni idol. Oo. Kasi isa lang eh. Grabe. Alam nyo, nung namatay ito, mga ka-investigador, mga kaibigan, isa ako dun sa mga nang hinayang nung nawala siya sa mundo ng industriya. Kasi alam nyo kung bakit? Wala nang galitong komedyante na napakahusay magpatawa. Isa kasi siya sa mga pinakamahusay, si Dolphy, si Babalu, tsaka siya. No offense, wala naman sanang ano, no offense sana doon sa mga bagong komedyante ngayon. Pero yung mga bagong komedyante ngayon, yung dama, yung talaga yung lugar. Walang sinabi sa mga dating komedyante. Ngayon kasi medyo may pagka-corny na yung pagiging komedyante nila. Pero ngayon, at yung mga datihan talaga, katulad na itong idol natin na si Redford White, is talagang sobrang napakahusay. Parang si Dolphy, Comedy King. Ito talaga si Idol, eh ba talaga siya? Ang daming kong pinanood na videos niya, halos sinusubaybayan ko talaga yung mga movie, mga palabas niya. Lalo na yung, yun nga, yung Alae Kumbisoy, tapos yung kasama niya si Babalu sa palabas na Abadabado, Puti-Puti Po. Ayun. Sarap. Yung mga, tapos yung ano, yung
Okay. Marami siyang pinanood kong mga video. Pinaabang ako lagi mga ano yan. Kahit hanggang ngayon, kahit wala na siya, pinapanood ko pa rin yung kanyang mga palabas. Kasi hindi nakakasawang panoorin, alam niyo yun. Yung mga palabas ng mga panahon, ng mga ganyang artista. Hindi nakakasawang ulit-ulitin eh. Palabas si Fernando po. Idol ko yan. Tapos si Dolphy, lalo na to. Kahit ulit-ulitin mo ng ilang henerasyon, kahit na simula bata ka pa hanggang pagtanda mo, ulit-ulitin mo, hindi nakakasawang panoorin. Kasi nga, yung pagpapatawa nila, hindi nakaka, ano, hindi corny. Hindi nakaka, anong panoorin. Hindi katulad ng mga komedyante ngayon. Panoorin mo lang ng isang beses, dalawang beses. Nakakasawa na, hindi mo na magawang ulit-ulitin. Kasi nga, walang ano, walang buhay. Kaya alam nyo na namatay ito. Ang idol ko na to. Isa ako sa mga nag-look sa isa ako sa mga nagdalamhati dahil naisip ko kahit kailan ano namatay na siya, wala nang Redford White na mapapanood. Wala nang makikita ng Redford White na mapapanood ng mga henerasyon ng mga anak ko. Hindi na sila makikilala. Makikilala na lang sa taong ito, ayan, katulad niya, tarpaulin, cemetery. Diyan na lang siya makikita, pero hindi niya na makikita sa mundo ng industriya na pagpapatawa. Nakapanghinayang lang kasi hindi man lang siya nabutan ng iba pang mga ano. So, ito. Tingnan natin yung ano niya sa ano lang. Kaya lang guys, makikita niyo sa ano lang, sa salamin lang. Papakita ko muli sa inyo. Nandyan pa nga pala yung ano ni Boss Redford White, yung sombrero niya ginagamit lagi. Alam ko ginamit niya pa yun sa Alae Kumbisoy eh. Yan sa ano na yan. Hindi tayo makapasok kasi ano, naglilinis sila ano, hindi ko alam kung ano ni, ano yun. Yung mga sikat. Kasi Redford White, alam nyo naman sikat. Ayan siya. Ayan. Kaya kitang-kita kagad nandiyan yung tarpaulin, ayan. Nakasulat doon Redford White, tapos si Star, tapos ano yun, Cipriano. So, Cipriano. Mamaya iikot muna tayo ngayon dito, maghanap-hanap pa tayo ng iba. Na ano, pero babalik din tayo dito, so siguro ikutin natin to, diba? Samahan nyo kami mag-ikot ngayon. So idol, maraming salamat sa binigay mong pagpapatawa tuloy uli sa mga tao sa buong mundo, sa buong kasi Pilipinas. Kasi pag wala akong magawa sa bahay, dahil sa'yo, naging masaya ang mga Pilipino. Pinapanood, hindi horror. Hindi ka namin makakalimutan, idol, Redford White. Pinapanood talaga. Yan, comedies, yung mga pinigol ng Pilipinas. Tapos ito naman yung ano, content mo pag gabi, pero hindi ko alam kung ayaw manood ng horror. Lakas ng tama. Ito, ang ganda rin nito yun. Ang pinapanood yun talaga yung mga pinigol ng Pilipino comedies. Okay, bakbakan, mga Raymond Padilla, ito. Hello Dolphy. The Gaspi Family, oh. Yan, talagang pampinigol ng Pilipino. Alam nyo dito guys, yung Redford. Ano yung mga musileyo dito, parang mga bahay niyo. Ang pinakapaborito ko talaga. Tingnan nyo, kung wala lang yung cross na yun, mapapagkamalang bahay yan, na ito, eh. Ay, lalo na ito isa, tamo. So, siguro walang dumadalaw dito. Tinubuan na ng mga damo. Hindi mo masasabing pinaka-paborito mo kasi lahat sobrang gaganda, sobrang nakakatawa. Ayan, oh. Naalala niyo ano? Kaya to? Sino kaya ito? Baka kilala natin to guys. Trending. Jeffrey? Patay na talaga ako, no? Trending ito, eh. Ano kaya? Kaluluwa na lang kaya ako? Ayan, oh. Ginagamit nila yung sound na ito. Ayan, lumabas na sila ate. Sino? Ako? Bakit? Hello po. Sabi ni siguro ano lang 'yon. At saka si ano, sino ba 'yan? Yun si sino naman to? Si Berting Labra 'yon. Yung kasama ni Redford White doon. Oh, si Berting Labra nakasama na rin niya 'yun eh. Sino? Ako? Bakit? Lakas ng tama. Eh tingnan niyo to yung musileyo. Para sa musileyo na 'yan. Musileyo ba 'yan? Ano ata 'to? It's parang ata 'to. Hindi mo kiniklik yung ano. So, ayun. Oo. Timbol. Wala ko bimbol. Yung mga naglilinis, alam yun, syempre. Ako pa. Pero meron yun. Shit. So, ayun, hahanapin naman natin yung ano. Bada. Hanapin naman natin yung ano. Vera. Yung puntod ni Remedios Papa Dancel o mas kilalang Belia Flores. Ang na-research ko kasi nakalibing lang siya dito sa mga lupa. Eh napakalawak na ito.
Hindi natin makita kung saan dito. Kasi yung nakita ko, nakalibing sa Baydam mo. So, eh, napakalawak na ito. Saan to? Kasama ba yon? Kasama pa ba? Sarado na yan. Sarado na? Ay, oo ata. Pero hindi pa. Doon ata yung daan nun. Hindi pa ino-open. Wala pa. Dinadamuhan pa lang. Ang sarap magpaaw. Ang tanong, saan dito? Hinibingan niya, ano? Try natin dito. Hanapin natin. Baka yun yung bulaklak. Magkano kuha mo dito sa mic mo? Ha? Magkano kuha mo dito? Ano lang yan? Mura lang yan. Nasa 200 lang yan. Ha? Huh? Ah, di-charge. Di-charge. Oo. Ang i-charge mo lang, ito lang mic. Hiwalay. Dalawang mic eh. Oo. Ayun sa hindi nga natin makita kung nasan talaga si Delia Flores dito. Sabi po. Bakit? So ibig sabihin ba ano? Mas mapera, mas meron pera si ano, Redford White kaysa sa ano? Mayaman talaga si ano, si Redford White. Oo. Sikat na sikat yun eh. Redford White. Remedios Papa Dancel. Butas to. Remedios. Grabe dami puno dito. Sarap mamuhay, mamuhay. Sumama baka ito. Brad! Jan! Baka ito. Ha? Doon banda? So yun guys, dun pala, dun siguro banda yun sa may bungad. Bungad? Oo. Wala kaming idea kung nasan yung ano. Ito bata oh. Bagong panganak oh. Sigurado. May nabintura. Kaya nga. Sa dito. So yan. Joel Torre. Ay, akala ko Joel to. Joel, Joel Tutor pala to. Ang gara ng libingan dito sa lupa, ano brother, no? Sa... Parang napakaliit. Kasi kuya namin hinahanap si... Papa, ano? Papa? Sino ba yun? Si Remedios Papa Dancel. Ah, Remedios Papa Dancel. Plato, kilala yun. May plato pa. Sa ngayon, di ba namin mahanap, guys? Kaano na maglakad dapat. Saan? Lola mo? Yeah. Lola mo. Ayun ah. Ayun ah. Ito din. Uy! Uy! Kalbo. Ay, may inuukay din guys oh. Ay, may inuukay no. Sabi po. Doon tayo magtanong. Try natin doon oh. Ay, tatay. Tatay Roger. Ha? Ayun, tanong natin dito. Post muna tayo. Tanong nyo doon. Ah, mahal. Dito ka mag-alaman. Oh, game. So ayun guys, sabi ni na may nakausap kami dito. Sabi ni Ate, isang diretso lang daw to, halos katapat lang daw ng Redford White. So gagalugarin natin tong mga damuhan dito, yung maliliit na no. Baka sakaling makita natin. Ang pinagtatakan ko dito, kasi bakit ganun? Dito siya sa lupa na kalibing. Samantalang sikat din tong artista na to, si Delia Flores. Hanapin natin to guys. Katapat lang din daw ng ano eh. Brother, katapat lang daw ng Redford White yun. Oh. Kung ano ang pagkakamay ng 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 pagkakam
Remedios Papa Dancel. Siguro hindi nila kilalang Remedios Papa Dancel to. Kasi baka Redford White. Eh, baka Redford White, baka Belia Flores kilala nila. So, kanina pa ako tingin ng tingin dito. Ang hirap kasi hanapin ito, kalat-kalat yung ano, yung mga lapida, nicho, ano. Hindi natin alam kung baka kung may picture ba to o wala. Sorry po. Ito parang bagong libing lang to. Sabi dito daw, tapat lang yung Redford White. Ayun yung Redford White. So, ito sa gitna daw eh. Bandang gitna. Ayan guys, yung Redford White. Tapos ito yung gitna. So, napakalawak na nga hanapin natin dito. Napakalawak guys. Hindi natin alam dito kung saan to. Tapos ano? Papa Dancel. Diyan ba wala? Tapat ng Redford White eh. Diyan? Oo. Oh, si Belia Flores. Dito po? Belia. Opo. Yung tawid lang dyan. Yung parang ganda yung ato na yan. Ah, dito po. Salamat po. Dito daw. Parang normal. Hello. Pinuro na lang. Sa kabila pa daw. Sa kabila pa? Yan lang ang dari ko. Ang hirap pala hanapin dito. Tinuturo ko, tapos napakada ko. Diyan lang daw, diyan. Ito. Saan? Ay, yun. Ito. Belia Flores, guys. Oh, ito. Oo nga, may star. May star show. Tignan nyo. Medina P. Ayun pala, yun. Oo nga. Kilala ko yan. The legendary kontrabida. So ayun, natagpuan natin yung puntod ni Belia Flores. Si Medina P. Dancel. Ayun. Oo, Medina, kilala ko siya sa Medina, hindi Belia, hindi Belia. Belia ang tawag, basa nila yan. Belia ba? Belia. We love you, mama. Ayun, oh. The legendary kontrabida. May star, kasi artista siya. Star kontrabida yan. Namatay siya noong May 19, 2013. Pinanganak March, siya noong May. Pinanganak siya noong February 27, 1929. Ay, tsaka sa pangalan. Tignan nyo guys yung itsura niya, oh. Kontrabidang kontrabida. Oh, nice. Talaga. Ayan. Malayo na nilawak namin. Andito lang pala eh, yung Redford White to. Ayun, tapos dito lang kami sa kamila. Ayun lang yung pinagtanungan nyo, di ba? Ibig sabihin, malapit lang. Dinaanan na pala natin kanina eh. Oo. So, pahinga muna tayo. Hanap pa tayo papahinga dito. Dinaanan pala namin kanina. Saan ba pwede magpahinga dito? Oo, naku ah. May tubig dito. Tubig ko dyan. Ito pala yung pagbibigay. So, ayun guys. Natagpuan din namin yung puntod ni Belia Flores. Si Belia Flores is dating batikang kontrabida na artista na idol ni mama ko. Sobrang husay talaga na itong artista na to. Hindi ko inaasahan na dito rin pala siya nakalibing sa OLED at malapit pa sa puntod ni boss Redford White. So ayun, kung isa rin siya sa mga napapanood kong artista noon. Napakahusay nito maging kontrabida. Talagang alam nyo, ulitin ko yung sinasabi ko,
Talagang yung mga artista kasi nung panahon dati, noong panahon. Pero ano pa, talagang napakahusay. Talagang napakagaling nilang umakting, talagang convincing yung mga ano nila. Hanapin niyo tong kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga artista nung panahon, nakakapanghinayang na mawala. Hindi naman natin mas hindi naman natin anong hawak ang buhay natin. Kaya ito lang. Nakapanghinayang lang kasi hindi na mapapanood ngayon ng mga anak natin o mga apo natin, yung mga artista dati. Katulad ni Bella Flores, ni Redford White, at ni Babalo, ni Dolphy, ni PJ. Napaka-huhusay ng mga artista na yan. Wala. So yung ano? Yung kilala mo si ano? Si... Yung sa The Another, si matanda doon yung... Ay, yung partner ni Jong Hilario. Si ano... 2019 pala siya namatay. Oo nga, kung mapapanood yun sa ano, si Ma'am Bella Flores, mapapanood natin siya doon sa The Another's, na ang bida doon is si Bong Navarro. Siya yung ano, yung si Precious, yung laging sinasabi ni Jong na, my Precious yan, ano. Ay, panoorin yun, bisitahin niyo dito sa Olympia. Siya yun, nakakatuwa siya doon panoorin kasi... Nagpapatawa rin to minsan si Bella Flores, nagpapatawa rin siya. Katulad nga doon sa The Another, nakakatawa siya din kasi lagi siyang hinahabol ni Jong ano, pinapaluman niya ng wali si Jong Hilario kasi nga tumakas doon sa mansion. Yun. Siya yun, 2019 pala siya namatay. Nakapanghinayang itong mga artista na to. So, eto guys, papakita ko ulit sa inyo yung kanilang huli. Sa huling pagkakataon, papakita ko sa inyo ulit yung kanilang mga puntod. Tapos unahin natin to kay Bella Flores. Pakita ko ulit sa inyo. Tapos babalik tayo doon kay Redford White. Tapos out na, ano na tayo, magpapaalam na tayo. Maghahanap pa tayo ng iba. Ko ang inyong parang normal investigator. So ito yun kay Bella Flores, kay ma'am Olive Cemetery, sa Monte. Idol din natin to, syempre. Kung gusto nyong puntahan yung punto nila Redford White, ni Medina. So, sa pamilya ni Ma'am Bella Flores, nakikiramay po ako sa inyo. Ito po is idol ng mama ko to. Idol ko rin to kasi napakausin itong ano. Ma'am Bella Flores. Ayan. Medina P. Dancel ang kanyang totoong pangalan. Screen name niya yung Bella Flores. Ayan, nakikita niyo naman. The Legendary Contrabida. Ang ganda talaga ng mga itsura ng mga panahon, no? Alam nyo guys, yung mga babae nung unang panahon, kapanahonan to ng lola ko eh. Kapanahonan to ng lola ko guys. Yan. Yun talagang mga artista, mga babae nung unang panahon, talagang magagande oh. Talagang wala kang masasabi. Ayan, tingnan nyo naman. Ay, nako. So, ayan, pupunta naman natin ulit sa huling sandali. Punta natin itong Redford White para makita nyo ulit yung kanyang musileo. Tapos doon palabas na tayo. Samahan nyo ako, punta natin ito. Napakalaki nung ano dito, nung sementeryo dito. So, hindi ko na kayo ililibot sa buong sementeryo. Kasi, papakita ko na lang sa inyo yung views. Ayan. Yung views. Yung view pala, hindi views. Madilim, click mo yung ano, pag madilim. Sakin, sakin, pwede ka na mag-per. Oo nga. Ayan yung buong view ng ano, ng OLEP. Napakalaki siya. Pero, hindi ko na kayo lilibot kasi dahil napakalawak na ito. Ang tanging pinuntahan lang talaga natin dito is yung puntod na Redford White. Eh, sa pagkakataon to, nakita ko naman yung buntod ni Bella Flores. Ay, gago mo. Nasakit pala yung mic mo. Oo nga. Mura dito. Kanina, lumayo pa ako sa'yo. Sabi ko, baka marinig sa video ni brother. Naalala ko, nasakit pala yung mic. So, ito na. Malapit na tayo sa ano. Ito yung mga ano. Mga sulit yung punta namin dito guys kasi alam niyo bakit nakita ko yung idol ko. Basta nakita ko rin yung idol ni mama si Bella Flores na idol ko rin yun syempre.
sulit yung punta namin kahit nag-sacrifice kami. Dahil yung naglakad kami doon sa ano, layo na pinaradaan ng motor. So ito, sa huling pagkakataon, papakita ko sa inyo yung puntod ni Redford White, na idol natin. Diba? Dilim eh. Ayan guys, tingin nyo. Oh. Paalam, idol. Idol picture tayo, idol. Idol picture. Maga. So ayan guys, dito ko natatapusin yung video natin na ano. Lagi nyo tatandaan, buksan ang mga mata, talasan ang panig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ako pa rin ang inyong investigator Jeff. Magandang hapon sa inyong lahat. Team Ghost Fighter, Boss Rino, Adventure Dax, Balbaliw, Trixie, ND, Boss Bino. Shoutout naman natin ang Team BGX, Parang Normal Investigator, at Darkest 21. Shoutout sa moderator natin, Pau LaGuardia at Joan Bustillos. Ayan, shoutout sa kay Jane Sedurante, Iquizine, and Boss Eric, tsaka kay Jenna. Ganda. Shoutout kay Blight at Nicole. Shoutout din natin si John Elliot Nandalang, si Teresa Sauro, Mercy Gidachi, Imelda Basquines, si Nani Imelda. Shoutout. Yun. Shoutout kay Macbelus at Deshang. Shoutout kay Ma'am Ira O'Neill. Shoutout kay Jason De Leon, tsaka kay Boss Kent. Shoutout sa Family Museros ng Bunlo, Prensa, Lumadigeto, at kay Ngin. Shoutout siyempre kay Tatay Oscar. Sabi hindi daw siya shoutout. Shoutout din, siyempre, si Black Mass TV. Shoutout kay Reynald, kay Ryan, kay Justine. Shoutout kay Mama at Papa, kay Shaira, CJ, Ayesha. Shoutout Miss B, Chacha, Megan Kat, Megumi, Mami Chills Mix. Shoutout kay Nathaniel Gallego, JB Balsa, Earth Music of Life. Ayan. Shoutout Mikael Don, It's Mike, Unscoos, Diana. Shoutout. Ayan. Shoutout kay Summer ng Batang Quiapo. Siyempre, shoutout kay Coco Martin. Ayan, baka naman makakuha tayo dyan. Natsu Marpil, shoutout. Team Sangku ng Dawin by Sam, shoutout. Shoutout kay Setsuna FC. Ayan, kay Jills Abanya, shoutout kay Jills Abanya. Nasa live natin yan. Les Chard Tolentino, shoutout. Jiro Tan, Clint Eastwood, Tubi Oops, Jan Edward Malaka, at shoutout kay Arnie TV, Joanna Quiros, Cas Mendoza, Joel Sedurate, Denny Red Killer, Desilos Analisa, Nefrens, shoutout. Shoutout Team Kamanaba, kay Ma'am Mystery, kay Bayna TV, Adventure Vlog. Yan, Mr. Adventure shoutout. Yan, shoutout kay Ma'am Shai sa Mitagalan Bank, sa mga anak niya si Clint tsaka si Chloe. Shoutout kay Boss Ryan, tapos kay Boss Jeff na pinsan ni Ma'am Shai o sa kasama ni Ma'am Shai. Shoutout. Ayan, shoutout kila sa Team Reka.
Yan. So, yun. Magandang hapon sa inyo lang.